ite. We do the talk inside the talk. Snatch ite. We do the talk inside the talk. Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Ayun. Hi nga pala sa ating guest ngayong hapon. Gandang morengs. Hi everyone. Good afternoon. Ayan. Sa inyong lahat. I hope you're having a good day, no? Ngayong hapon. Mm-hmm. And sana okay lang kayo. Sana hindi masama yung loob nyo. At sana magaan yung pakiramdam nyo. Sana nga. So, sana talaga. So ayun, ang ating show ngayon ay kauna-unahang episode ng Happier Living with Levin. Actually, dapat ano yan eh. Levin the Life. Pero hindi na nakaya ng edit. So, next time na lang daw. So, ayan nga. Ating, syempre, ang ating guest sobrang espesyal at kauna-una ang guest dito sa segment ko na Happier Living. So, ano naman? Kamusta ka naman ngayong araw? Ay, ako okay lang. Masaya naman. Masaya ka? Oo, sobra. Grabe, ito talaga yung pinakamasayang araw. Talaga? Oo, sobra. Ba't ganyan ka? Ikaw, ba't ganyan ka? Ay, anong ganyan? Be professional naman. Oh, happy nga ako! Oh. Salamat sa mga nagwa-brown hearts dyan. Kay Anna, kay Kyrie, kay Abby. Team Doreng, hello, shoutout sa inyong lahat. Sana okay lang kayo. Oo naman, okay naman. Okay. So this episode, matutunghayan natin at kikilalanin natin kung ano nga ba. Kung ano nga bang mga pangarap at gusto pa kailangang tuparin ng isang gandang morengs. Okay. Ayan. Unahan ko sa tanong na single ko. Hindi. Ito. May mga hinanda akong tanong sa'yo, morengs. Ayan. Since parehas naman tayong single dito, ito yung una kong tanong sa'yo. Paano nga ba magkakaroon ng successful and happy life while single? Ayan ang una kong tanong. Isa sa mga naging content ko, 'di ba? For several years na naging single ako. I feel like kapag single ka, doon mo nakikita lahat ng possibilities. Kapag single ka at hindi ka nakatuon sa isang tao lang or naka-focus doon sa taong gusto mo. Pag nawala kasi 'yon or kung pagwala ka na nagiging priority na tao, na-focus mo yung pagiging priority noon sa sarili mo. Kumbaga nagiging priority mo yung sarili mo. Kaya naman as much as possible, you'll make time, you'll make way para mas mag-progress ka and mas mag-evolve ka as a person. That's the beauty of being single. Yung wala kang iisipin ibang tao kundi sarili mo lang. Yung mga pagmamahal dati na hindi mo nabigay sa sarili mo kasi naibibigay mo yun sa, hindi ko naman masasabing maling tao kasi at some point minahal mo yun eh. Nabigyan ka ng happiness nun. Siguro na nabigay mo dun sa ibang tao, ngayon matatransfer mo sa'yo at buo mo pang maibibigay sa sarili mo. Unlike nung may kinakasama ka pa. So, ba't parang galit naman yung pagkakasagot mo? Hindi ako galit, andal. I'm okay. So, ito tanong ko sa'yo. Nung bang sa mga pinagdaanan mo ba sa mga success na narating mo, ano ba yung buong yun ba may karelasyon ka o all throughout single ka? All throughout single ako. Kasi, di ba, ewan ko kung alam mo. Wala ka namang pakialam sa buhay ko. Pero ewan ko lang kung alam mo. Single ako ay ano, isa lang yung naging jowa ko. And after that, hindi na siya nasundan. Ilang years kayo? 3 years. Ano ka nun? FA ka na nun? O... Before FA. Tapos nag-FA ako. Parang nung pag-FA ko, doon kami nagkaroon ng labuan. So, ano-ano? College? Ganun. Hindi, nag-FA nga, diba? Hindi, sabi mo, before FA. Yata, hindi ko na naalala eh. Medyo matagal-tagal na yun. Mga anong year? Ano ba yan? Nakakainis? ito. Ano nga ba ang pangarap ng isang gandang morengs?
Una kita sa tanong na yan. Sundan ko pala ito. Ikaw, anong pangarap mo? Ikaw muna. Ako yung host dito eh. Eh, dapat malaman ko muna kung anong pangarap ikaw mo. Ikaw muna. Ano ba naman? Yung ako, binabalik mo. Sorry. Sige. Go, let's go. Ako dati, yung pangarap ko talaga is to have a very successful life. Uh-huh. Yung sobrang maging mayaman ako, magkaroon ako ng own house and lot, magkaroon ako ng car, stable job, maiangat ko yung parents ko from where they are. Alam mo yung pakiramdam na dapat lahat okay. Uh-huh. Pero alam mo ngayon, as time passes by, as grow older, at medyo, alam ko pala na yung mga bagay na yun, medyo reachable naman. At kaya naman if you work hard for it. Parang hindi pala siya nagiging enough to make just to say na successful ka sa isang bagay. Parang ngayon, mas gusto ko na at peace ako at maging masaya na lang. Mm-hmm. And katuwang nun, dapat yung parents ko din masaya. Parang sila yung number one na naging priority ko at sila yung nagde-define kung ano yung success para sa akin. Kasi naranasan ko nang almost mawala sila sa life ko. And I don't want that to happen again. Kaya naman, nung nabigyan sila ng pangalawang buhay, like sabay talaga sila, nung nagka-COVID sila. Nung nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon, it feels like, siguro this is God's way of telling me na kailangan kong i-redirect yung buhay ko. Mm-hmm. Na masyado akong nilalamon nung path na tinahak ko na puro career, puro social media, puro pera yung gusto ko. Tapos nung nagkasakit sila, parang sabi ko, shocks, lahat pala ng mga na-achieve ko, yung fame, yung mm-hmm. yung meron ako, baliwala pala kapag yung family mo, yung mom and dad mo, parang dumadating sa point na pwede silang mawala sa'yo. Tapos biglang na-redirect yung isip ko na, hindi, I have to do something about it. Kailangan ko nang gawa ng paraan. At iniisip ko na tumatanda ako without actually thinking na tumatanda rin pala sila. At kailangan nila ng aruga at alaga. Ayun, tama. Ikaw naman, what's your dream? Or how will you define success? Paano mo masasabi kung successful ka na? Ako siguro pag andun ako sa point na nakaka-inspire ako ng maraming tao, ganyan. Mm. Tapos, ayun, nakaka-motivate ako, nakakatulong ako sa maraming tao. Hindi, ayun. Alam mo, Levin, I wanna know Levin more. Alam naman natin na ganyan lahat ng gusto natin eh. Pero as Levin, yung Levin na andal, na hindi pa nakikilala ng tao, ano ba yung success para sa'yo? Maliban sa pag-impluensya ng tao, yung deep inside you. Success. Oo. Para yung gusto mo talagang ma-achieve sa life, maliban sa malaking katawan. Siyempre, una-una, malaking katawan. Tapos, siyempre, yung mahanap ko na yung the one ko. Uy. Pero alam mo ba, may pinapakinggan akong podcast kanina. What if daw, di ba, lagi tayong nagwi-wish na sana dumating na yung the one. Pero what if wala naman talagang the one? Eh, okay lang. At least, tinry ko yung best kong mahanap ko yung the one. And tinry ko yung best kong makagusto ng feeling ko siya yung the one. Tama. Ayun, para sa akin. Sana sagot ko yung tanong mo. Sabi ni Christine, ayan na, kumakalma na si Ate Morris. Sa aming dalawa, ako yung kalma. Hoy. Ako talaga. Baliktad. Kaya share the live, ha? Uy, pa-share naman ng live. Oh. So, ayun. Yun ang para sa akin, ang success. At saka, ayun nga, yung magkapamilya, ganyan. May maayos na trabaho, syempre. At kasama ko yung... Bakit? Ba't parang tingin ko sa away namin, ako yung may diferensya? Ba't ako lahat ang inaano nyo? Ha, ang bait-bait ko kay Levin. Hindi ka sure. Ang bait ko sa'yo eh. So, uwi na lang ako ng Jensen. Oh, laging si ganun. Ito focus ka naman. Ah, sige, nagpo-focus ako. Ito tanong ko sa'yo. Mm-mm. If nothing was impossible, what would you want to do and pursue? If nothing was impossible, I would want to travel the whole world. Okay. Alam mo naman, di ba, na before ako nag-THOC, before nangyari sa akin itong buong FNC or THOC, nagta-travel na ako alone and nagta-travel na ako ng backpacking. So more than that, kung nalibot ko yung buong, hindi naman buong Visayas, pero kung medyo nalibot ko yung Visayas, probably if nothing is impossible, mas gusto kong limutin yung buong mundo. Buong mundo? Oo. With yun who? Talaga. Ha? With who? Gusto mo ba isama kita? Sinabi ko ba? Ang tanong ay, ko... Ay, tinatanong kung... Hindi, Levin, hindi yun ano yung pagsagot ko. Sabi ko, gusto mo ba isama kita? Hindi naman ako matamat. Kung libre mo eh, bakit hindi? Mas mayaman ka pa sa akin. Aray ko naman. Ay, sorry. Oh. Mas mayaman ka pa sa akin. So, ayun. Yun ang ano mo. Ayoko na sumagot. Ba't parang tinipid mo yung sagot mo? Eh, kasi binabara mo hindi, agad ako diretso mo. Ayan, ito yung way na pag nilalambing mo siya, bigla siyang may gaganyanin hindi, agad. Hindi, diretso muna. Oh. Ayun, I would want to travel the world. Madami akong gustong bisitahin. Mas gusto kong makilala yung ibang tao from other nationalities. Mm-hmm. Tapos mas madami akong gustong gawin na activities, food to try. Ang dami, people to know. Sobrang,
As in, sobrang na-enjoy ko yung pag-travel. Ayaw mong mag-travel na sa Batangas? Ako, Levin, okay naman ako. Again, okay. Pag inaaya kitang mag-Batangas. Ano nangyayari? Hindi. Sabi ko lang kung ayaw mo sa Batangas, sa ibang lugar sa Batangas. Pwede naman, pwede naman. So, ayun. Ako, hindi mo ako tatanggap. Ah, sige. If nothing is impossible, what would you want to do? Siguro ako, kung walang imposible, gusto kong pumasok sa sa puso mo. Charis. Hindi, gusto kong maging isang politician. Politician. Oh, politician. Pero imposible man o posible, yun talaga. Gusto ko one day. Alam mo ba na isip ko din maging presidente ng Pilipinas dati? Ay naku, wag. Bakit? Hindi bakit? Ko pwede sa'yo. Kasi? Pabago-bago yung mood mo. Baka mamaya nagpapatayo ka ng tulay. Sabihin mo, ay wag na lang pala. Ang hirap mo maging presidente. Alam mo, baka isipin na lang, moody ako. Totoo naman. Hindi. Levin, be thankful kung moody ako sa'yo. Bakit? Hindi ako moody sa lahat ng tao. Ay, pag moody ako sa'yo, ibig sabihin, nagkakaroon ng epekto lahat ng kilos mo sa akin. Ibig sabihin, ganun ka kaimportante sa akin. So, importante hindi naman ako sa'yo. Moody. Ha? Tingnan mo, hindi naman ako moody kinakit, hindi naman ako moody sa ibang tao, pero sa'yo, hindi ka ba nagtataka? Ewan ko sa'yo, lahat simula noon moody ka. Simula season 3. Excuse me, pag season 3 hindi tayo nag-uusap. Oo nga, moody ka. Ma'am, alam mo? Hindi, makinig ka muna. Dapat hindi happier living to eh. Oo na, sa oras na to, nagko-collab tayo, sweet sweet. Mamaya, kay Roro ka na, magiging sweet. Hindi mo na ako pinamansin. Moody ka. Oh. Ay, sige. Sorry. Dati lang yun, dati. Dati. Pag ako nag-mention ng mga pangalan dito, hindi mo gugustuhin, inuumpisahan mo na naman ako. Throwback nga eh. Sige, gusto mo. Ah, kasi yung sa'yo hindi throwback si ano. Sige. Balik tayo sa question. Happier living ba to? Oo, warm up lang yan. Huwag kang masyadong galit kasi. Hindi ako galit, Levin. Kumakalma ako. Eto, second question. Ayusin mo naman ang sagot. Para mo sinabi ang papangit ng sagot ko ah. Hindi, ito. Pwede ba may second guest ka dito? Una lang ako. Ikaw, what have you wanted to do but were afraid to try? Ano yung gusto mong subukan na takot kang subukan? Kasi actually, before ako nag-travel, isa sa mga pinaka-ayaw ko talaga yung mag-isa. Ayokong pumupunta sa mga lugar ng mag-isa. Ayokong nagtatry ng bagay mag-isa. Ayokong may ginagawa akong mag-isa. Kaya naman, yun lang yung kinakatakot ko. Eh, nung nag-travel ako, na-conquer ko siya. And doon ko na-realize na, shit, kaya ko pala. Kaya mo mag-isa. Kaya ngayon, pag tinatanong ako, ano yung mga natatakot akong gawin? Natatakot akong maiwan mag-isa. Ay, ganun. Ayoko na naiiwan ako. Sino ba namang gugustuhin ng maiwan ng mag-isa? Diba? Yung mga nang iiwan dyan. Kaya takot ka mag-try. Natatakot ako mag-try. Other than that, yun lang. Ayoko kasi yung parang bigla-bigla kang iiwan sa ere. Nang hindi mo same, alam. Same lang. Talaga? Lahat naman ng tao, ganun siguro eh. Okay. Ako, kaya takot din akong magmahal ngayon at sumubo kasi baka sa una lang pala. Diba? Sa una lang pala masaya. Tama. What if sa una lang din pala magaling? Uh-oh. What if sa una lang pala talaga okay? Uh-oh. Tapos what if sa una lang talaga? Alam mo, bakit tayong mga tao masyado tayong magaling sa una? Sa true. Diba? Bakit kaya? Bakit nga kaya? Ewan ko, ikaw, bakit sa tingin mo sa una ka lang magaling? Ay, hindi pala. Yung tao, bakit sa tingin mo sa una lang magaling? Ano sa una magaling? Ano sinasabi mo? I mean, magaling lang. Hindi. Sa umpisa lang. Kasi siguro, yung excitement, andun pa. So mabilis ka magsawa? Ako? Oo. Hindi. Ako, mabilis lang akong umayaw sa hindi ko nakikitang may ipaprogress. May what if ako sa'yo. Alam kong hindi ka si Jopay, pero may iwa-what if ulit ako sa'yo. Sige, Jopay. Hindi ako si Jopay, sa morings ako. What if akala mong walang ipoprogress, pero meron pala. Pwede naman, kaso lang, iba din yung pinapakita nung ganun. Nagigets mo ba ako? Hindi. Ulitin mo. Huwag na nga lang. Hindi, ipaliwanag mo na ayos. Kasi may mga bagay na, di ba sabi mo,
natatakot kang mag-risk sa isang bagay na alam na kung nararamdaman mong walang ipoprogress. Pero what if naman yung bagay na yon nagtatry naman mag-progress at may patutunguhan? Yun lang, taliwas din kasi yung pinapakita mo. Kaya hindi siya nagpo-progress. Parang ganun. Hindi taliwas. Taliwas, please. Ako na magsasabi. Hindi. Taliwas talaga. Ano ba pinag-uusap? Hindi ako yun, ha? Hindi na ikaw. Yung, for example, gusto mo maging... Oh. For example, may usapan kaming live kanina, 4 p.m. Yes yun ang yes. Umaga pa lang sinabihan ko na. Ngayon, magpo-4 p.m. na. Gusto namin mag-work eh. I mean, we want to make things work out sa amin as Team Dorengs. Kayo, gusto namin kayong pasayahin. Ngayon, nag-4 p.m. na lang, hindi ka bumaba. Nag-4-5 na lang, hindi ka pa rin bumaba. Nag-4-10 na lang, hindi ka pa rin bumaba. Eh kasi nga, sinisipon ako kanina. Eh di wag mag-commit pag hindi kaya. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na yung mga tao, sa una lang magaling. Magko-commit pero hindi kayang i-deliver yung mga bagay na kinumit nila. Kaya nagkakaroon ng problema at super okay sana sa umpisa. Kulang tayo sa commitment. Teka muna. Ikaw ang guest ko dito. Ba't parang ikaw nagiging host, ha? Ay, sorry, sorry. Okay, hindi na ako magsasalita. Hindi. Sige, go. Ba't parang ginigisa mo ako dito, ha? Ano ba ang problema mo, ang Morengs? Ang ganda ko, no? Sino sabi? Hindi, ito. Ayan, kaya ayo. Seryosohin mo kasi yung mga tanong ko. Puro hugot yung sinasagot mo, eh. Puro hugot kasi yung tanong mo, anong gusto mo sa life, oh? Di ba, hindi ka ba huhugot nun sa buhay? Idinediretso mo sa akin eh. Alam mo, sige na. Isang tanong, isang sagot na lang ako. Go. Ano ba naman to? Be professional. Alam mo, plano pa natin to i-every Friday itong show na to. Tapos eh kasi naman, inaway mo kanina. Paano tayo magiging... Okay, backstory. Wag natin pag-usapan. Yan mo, tinatakasan niya, chicken exit yan eh. Tinatakasan niya lahat ng mga... Ikaw ang mahilig doon. Tinatakasan niya yung mga dapat bagay na pag-usapan. Sige na nga, go. Oh, ito. Where do I want to be in 5 or 10 years? Ako hindi ko alam ha, pero gusto ko nasa Iceland ako niyan. Kasi traveling the world eh. Talagang ipupush ko yun. Kung kaya ko naman, kung makakapag-ipon ako ng okay, hindi nyo na ako makikita sa Pilipinas talaga. Pag okay. Hindi, ano yung ano mo? Anong nakikita mo 5 years from now? Ano ka? Anong ginagawa mo? Ganyan. Anong trabaho mo? Hindi ko alam eh. Honestly, ito din, isa din sa mga fear ko, yung hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Huh? Ah, parang hirap naman nun. Oh, di ba? Hindi ko alam eh. It's because parang sa ilang taon na, parang ma-realize mo na paiba-iba yung mga bagay na akala mo gusto mo. Biglang hindi mo na gusto ngayon. Ayan talaga eh. Sinasabi ko sa'yo eh. Bakit na naman? Kailangan alam mo. Alam ko, Levin. Kaso lang nakakatakot. Ay. Kasi biglang yung akalang gusto mo, eh, siya pala yung may ayaw sa'yo. For example, sa trabaho. Akala ko dream job ko yung newscasting dati. Akala ko gusto ko din maging flight attendant. But as time passes by, dahil bina-burnout ka ng trabaho yun, marirealize mo, yung mga bagay at taong gusto mo pala, biglang hindi mo na pala nagustuhan. Kasi instead na maging masaya ka sa kanila, mas nagiging problema at nagiging sakit sa ulo sila. So natatakot ka, kaya wala kang... Parang nasa isip pa. Hindi naman sa natatakot. Wala lang talaga akong maisip na gustong gawin as of the moment. Bakit naman? Kailangan mayroon na kagad. Ano? Ikaw na lang mabuhay sa buhay ko? Hindi naman. Siyempre, kanya-kanya. Tamuha, ito, papaliwanag ko. Mm-hmm. Lahat dapat tayo, dapat may vision na alam natin na tatahakin natin. Example, eroplano. Hindi naman makakalanding ang eroplano kung halimbawa Pilipinas to Hong Kong kung walang direksyon na tinataha. Levin, iba naman yung hindi mo pwedeng i-compare yung buhay sa flight lang. Kasi pag flight yan, alam niya kung saan siya pupunta, umpisa pa lang. Nga. Unlike sa life, habang tinatahak mo siya, araw-araw at taon-taon, mag-iiba kasi yung pananaw mo sa buhay. Magkakaroon ka ng different philosophy in life. Hindi, ang sinasabi ko, kung ano yung gusto mong maging 5 years from now. Ako siguro, 5 years, hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na magkakaroon ng family that early. Hindi, anong work mo? Hindi ko alam. Hindi talaga? Wala hindi talaga. Ko talaga alam. Alam mo, babalikan kita after 5 years. Saka ko sasabihin sa'yo kung ano na ano ako. Ano yung nakikita mo sa sarili mo? Wala, hindi ko talaga alam. Ano yung gusto mo? Oh, sige nga, ikaw. Kung alam mo talaga yung gusto mo, 5 years from now. Since day one, alam ko. Ano? Gusto kong maging, gusto kong mag-politician, gusto kong maging host, gusto kong, basta yun.
Ako din naman gusto kong maging host. Pero to give you a deeper definition kung anong gusto ko, hindi ko alam. Ito, ginusto ko rin naman to. Natutupad ngayon. Ginusto ko rin naman maging content creator. Natutupad ngayon. I mean, in the coming years na hindi mo pa natutupad, what will... So nakikita mo yung buhay mo 5 years from now, host ka pa rin sa FNC? Siguro FNC by that time, katulad na ng mga TV5, ABS-CBN, di ba? Why not? Diba? Mm. Kasi yun ang nakikita ko sa sarili ko. Kasi dati kasi, yun talaga yung pangarap ko. Gusto ko yung mga Willie Revillame, mga Big Soto. Gusto ko maging ganun. May one time na, ito real talk to ha, may opportunity dumating sa akin. Na, ayun, dahil sa TikTok, yung pagbabatanggen ko, gusto nila akong kuning noon time host. Sa ABS-CBN, hindi ko na nasasabihin yung ano. So, dumating sa point na parang going well yung audition ko. Parang nadun ako sa last part. Eh, nag-mintest ako sa last part. So, ayun, parang, ano tawag dito? Yung parang last stage ko na para nandun ako sa pangarap ko na mag-change sa buhay ko, ganyan. Ayun, nag-fail ako. So, ayun, hindi tumigil na parang gusto ko pa rin kahit na nag-fail ako, parang nasa isip ko na siguro hindi pa ako handa. Kaya, syempre, wala naman akong knowledge about hosting that time. Nakita lang nila na nagbabatanggay nyo ako. Gusto nila akong gawing host na batanggay nyo. Yun. So, yun, nag-fail ako that time. So, sabi ko sa sarili ko, ay darating din yung time na mauhubog ako sa pag-hosting. And dumating nga itong The House of Collab. Hindi ko naman alam na magiging magkaka-FNC. Talagang pinurso ko lang to, nagdire-diretso lang. Tapos, ayun, hanggang nagka-FNC, parang nagka-hosting tayo. Ayun, parang simula nun, parang nahahasa ako sa hosting. So yun, siguro by the time na may opportunity dumating, eh siguro that time, sobrang ready na ako. Kaya, ayun, para sa akin, yun nga yung sinasabi ko sa'yo kanina. Pero alam mo, blessed ka at lucky ka, maswerte ka kapag alam mo yung gusto mo sa buhay. Pero may mga tao talaga, whether you admit it or not, whether you accept it or not, may mga tao talaga na at this point of time, hindi nila alam kung anong gustong gawin nila sa buhay nila. But probably in 5 years, kung gusto mo ng konkretong sagot, I would, nakikita ko yung sarili ko as content creator pa din. As someone na ginagawa pa rin yung gusto niya siguro. I don't know if it's still hosting, pero probably nasa podcast. Okay, I will push it. Dahil gusto mo ng sagot. Probably nagpa-podcast ako. Medyo okay na yung buhay ko. And probably siguro naman may jowa na ako in 5 years, di ba? Alam taon ko. Mga ganun. Mga 32 ka na noon. 33. 31 na. Ang feeling mo talaga. Sorry. Alam mo, Levin, 1 year lang yung gap natin. Ba't ka ba laging galit at pasigaw? Eh kasi lagi niyong nirarason sa akin, ang tanda mo na 1 year lang naman yung gap namin. Bata pa. Batang bata. Kapal na mukha. Sorry. So yun nga, sinasabi ko sa'yo, hindi kita pinipilit na magka ganito, ganyan. Ang akin lang, syempre, marami naman taong walang direction pa, maraming taong walang vision. Nasasabi ko lang, syempre, kailangan mong alam yung tatahakin, di ba? Yes. Wala namang umaalis at may gustong puntahan na hindi alam yung tinatahak. Yes. Yun lang sinasabi ko. Yes. Huwag kang magalit sa akin. Hindi ako galit. So ayun. So, nakikita mo ang sarili mo 5 years from now na may podcast, ganyan. Sana. May pamilya. Yun yung wish ko ngayon. Hindi pa siguro. I don't know ha. Siguro kahit old na ako nun. Parang, kasi nga, siguro wala naman akong jowa ngayon or wala talagang ano. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko as someone na may family. Kasi as of the moment, gusto kong... Siguro pwede boyfriend, pero yung asawa na magkakaanak ko. Parang ang hirap niya pang i-imagine sa akin. Parang ganun. Okay. Masaya na lang muna ako maging ninang or tita ng mga bata, ng mga anak ng mga friends ko dyan. Peer. Tita. Pwede ba ka tita? Okay. Tita na tawag mo sa akin. Joke lang. Ito, tanong ko. What are some shorter term goals that can help you get to your long term goals? Di ba? Tulad nga ng sabi mo, podcast. Goal that can help. O naman, kagaya nito hosting, since I really wanted to have my own podcast. Hindi ko naman naisip talaga yung sarili ko na magkakaroon ng podcast dati. Pero ngayon that I have FNC, tsaka kinakausap na ako ng management about mag-i-invest nga daw sila sa akin to have my own podcast. Sobrang natuwa ako. And it feels like FNC is really my training ground to do better things, to do great things. Same. And this is one of my ways para
para magawa yun. Honestly, may plano naman sa amin ni Levin kung di lang talaga tamad. Kung okay lang talaga sana. Ako talaga? Oh, sino? Sino? Hindi, Levin. What kanina, nagla-live tayo ng maayos. Hindi, what I'm trying to say is, pag nag-commit ka, ito pa rin mo yung commitment na yun. Nag-commit naman ako. Di ba nag-live tayo? Sino nag-walk out? Bakit ako nag-walk out? Oh, ikaw ang hindi committed. Oh, sige, mamaya isi-share ko sa'yo yung hinain ko bakit ako nag-ganan. Sige, next. Para namang walang ka-energy. Meron. Oh, sige. Ngayon ha. Oh, go. Oh. Tara. Oh, lapit. Ito. For you, what is failure? Failure is not necessarily something na hindi ka lang nagtagumpay tapos end na. Failure is something that, para sa akin, it's an opportunity and blessing as well. It's a blessing in disguise to do better things. Yeah. Failure is something that you use para mas galingan mo pa the next time around. Because oftentimes, masyado natin ina-associate yung failure para hindi tayo sumubok sa mga bagay-bagay. But what we actually don't know is that failure is actually something na kailangan natin i-take personal, oo, pero para mas magaling next time. Hindi na para ulitin pa yung mga pagkakamaling na gawa natin nung past. Mm-hmm. Tama ka dyan. Ako, para sa akin, failure, ano, sobrang importante niyan. Parang, yan ang number one kung ginugusto. Kasi, once na nag-fail ako, the next time na magbalik ako, ay, gusto kong mas better ako, ganyan. Failure, kakampi ko yan. Yung iba, iniiwasan yan. Pero ako, kakampi ko yan. Katulad sa mga nangyari sa akin sa buhay, sa The House of Collab, dalawang beses akong na-sent home. Pero ngayon, ang okay-okay ko naman. Tapos, sa mga past kong pinagdaanan, alam mo, yung failure kasi, ano yan eh, hindi mo kalaban yan. Actually, yan pa nga yung kakampi mo na magdadala sa'yo dun sa dulo at sa gusto mo mangyari sa buhay, di ba? Ikaw ba, ano yung parang biggest failure mo na ano sa buhay mo? Na feel mo? Actually, wala akong biggest failure as of the moment. I feel... Yung parang pinaka masakit na failure sa'yo na nag-fail ka sa isang bagay. Wala talaga eh. Kasi pag may opportunity na parang pinapa-take sa akin, tinitake ko. Kaya wala akong nagiging regrets and failure at the same time. Kasi lahat, pag for example, natalo ako sa isang ganito, hindi ko nagawa to, hindi ko siya kinoconsider na failure kasi ginawa ko naman. Parang ganun. Hindi ko alam. I mean, yung parang nag... Oo, nagigets kita. Pero sorry, I cannot really think of something. Wala. Ikaw, anong, what's your greatest failure? Nung nag-fail ako sa basketball career ko. Bakit? Kasi nag-varsity ako, high school hanggang college. Ah, meron na pala ako. Oh. Kung ganyan ba lang. Meron ka pala? Hindi, probably, nung kinukuha ako sa mga national pageants, like for example, Binibining Pilipinas, ang daming gustong kumuha sa akin. Pero, hindi ko siya green up. Pero it's not a failure, it's just that, hindi ko nakikita yung sarili ko as someone na magiging beauty queen. Bakit parang hindi? Kasi hindi ako ganun kaganda para... Ang ganda-ganda mo nga eh. Miss Jensa, no? Ano bang ano sa Jensa? Ano? Parang ligo. Parang sardinas. Hindi, I mean, hindi ko nakikita yung sarili ko as someone na ganun. Ang daming kung gustong kong... Pero nag-international pageant na din ako before and national pageant. And I think that's enough. Parang na-consider ko siya as enough experience na sa akin para mag-retire na din sa ganung ano. Pero failure ba yun? Nag-fail siguro na tahakin yung life na yun. Pero I'm really happy. Kahit naman tinahak ko o hindi, happy naman ako sa naging desisyon ko. Kasi imaginein mo, for example, nag-pageant ako ngayon, edi hindi kita makikilala. Diba? Okay lang. Gusto mo naman yun eh. Hindi ko nga gusto yun nga eh. Kaya nga hindi ko siya sinunod. Enough na sa akin yun. Madami naman na din ako naging experience. So yun, sa akin nga, yung basketball. Kasi parang first year, high school hanggang mga third year college, second year, pinuporso ko. Alam mo, Levin, kahit hindi ka naging successful sa basketball, okay lang. Oo naman. Ang galing-galing mo pa rin mambola ngayon. Visit ka. Ano mo pa yun, ha? Pang-content sa TikTok. Hindi, maano kasi yung pinagdaan ako sa basketball. Eh. Parang, syempre, parang yun ang ginugusto ko dati talaga. Hindi ako nakikinig sa iba, parang yun. Hanggang ngayon, hindi ka nakikinig sa iba, ha? Please. Oo, nakikinig ako. Talaga. Diyos ko. Ang dami kong pinagdaanan yun. So, yung mga pinagdaanan kong yun, kung anong mga nakuha kong failure that time, kung anong mayroong mindset ako ngayon, kumbaga, dun yun sa experience ng mga nangyari sa akin that time. I didn't know na nagba-basketball ka. Basketball ako. Kala ko focus ka sa gym eh. Oo.
Hindi. Pero syempre, hindi na, ayoko na ng basketball eh. Wala na ako ano eh. So, ayun. Gym na nag-focus ngayon. Parang gusto ko na maging, ano yun, para macho-macho man. Para masarap-sarap. Diba? Mag-react ka naman. Wow, oo. Para masarap ka. Patingin nga. Nanin. Nang muscle, may ganun mo naman. Wala, wala. Damot mo pagdating sa akin. Oo. Oh. Ano daw? What is your biggest regret in life? Ayun na naman. Regret? Regret? Kung may ano bang... Pinagsisihan? Mm. Ang hirap naman ito. Wala kasi akong regret din. Di ba sabi ko sa'yo kanina, lahat ng opportunities na binibigay sa akin, tinitake ko talaga. So kahit matalo ako dun sa risk na yun, okay lang. At least trinay ko. Kaya hindi ako nagre-regret. Talaga, really. Hindi rin naman ako nagre-regret na hindi ako magaling sa school dati. Kasi hindi ko naman siya sobrang nagagamit ngayon sa ano ko. Pero thankful pa rin naman ako na natapos ko. Wala talaga eh. Same. Ano wala din ako. Diba? Ang hirap. When you say regret kasi talaga, parang sinabi mong, yun yung parang, shucks, bakit hindi ko ginawa? Wala akong ganun. So far, so good naman ako. Siguro in the future, pero sana wag naman. Ako din wala din kasi yung mga bagay na siguro yung dapat ginawa ko, hindi ko kinukonsider na regret kasi natuto ako dun eh. So, kumbaga, next time, dapat mas prepared ako sa ganitong bagay. So yun, para sa akin, wala akong regret. At wala din siya. Siguro magkakameron pa lang. Ako din. Siguro ramdam ko magkakameron pa lang ako. Siguro parating na yung regret. Siguro sa akin nandito na. Siguro akin din. Feeling ko nasa gilid ko na feeling siya. Feeling ko katabi ko din. So may question ako sa'yo. Yung tubigan. Nare-regret ako kung hindi ko hinugasan kasi amoy ano eh. Amoy whey protein. Nagsisisi ka bang nakilala mo ako, Levin? Hindi. Ba't ako magsisising nakilala ko yung isang maayos na tao? Napakabait na nilalang. Oh, what mo hinahawakan ng kamay ko? Hindi ba ako mabait sa'yo? Napakabait na tao. Ba't ko pagsisisi? Hindi ba ako mabait sa'yo? Mabait nga. Alam mo yung mga sinasabi niya ngayon. Diyos ko ka. So, ito. Ano masasabi mo dito? If you want to be successful, prepare to be doubted and tested. Ano masasabi mo dyan? Ba't ka iiyak? Iminensya niyo. Hindi, kasi honestly, kahit si Levin talaga yung nakakaalam na lahat. Okay, pag gusto kong umuwi, pag may gusto kong gawin, sa kanya ko unang sinishare kasi I feel like hindi niya ako i-judge based lang sa nararamdaman ko. Pero ngayon parang ginajudge niya na. Hindi, pero parang last week, this week, the whole month of December was really a roller coaster ride for me. Sobrang nahirapan akong mag-keep up. Sobrang nahirapan akong makibagay. Sobrang nahirapan akong, alam mo yun, parang i-live yung life ko. And nahirapan akong i-end yung 2022 ng maayos. Kasi na-test talaga ako ng panahon. Ang daming namba sa akin. Ang daming nangyari. And alam mo, di ba, na parang gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko nang umexit. Gusto ko nang itigil kung ano yung meron ako ngayon. Lagi kong pinapaliwanag sa kanya na embrace your bashers. Hindi ko kaya yun eh. Kagaya kahapo, after nung show nila ni Kate, di ba uminsert ako doon, tapos binash lahat si Levin. May bashaan, pero konti lang naman. Pero binash din si Levin. Siya pa yung nasakta ng sobra. Iniyakan, kinausap ko, akala niya nag-away kami. Hindi naman away yun. More on like sinabi namin sa isa't isa na, Levin, tandem na tayo eh. I mean, love team na tayo. May dorengs na eh. We make it official. So therefore, kailangan natin protektahan yung isa't isa. Kapag hindi mo ako katabi at wala ako, may show ka man o may ganap, poprotektahan mo ko. At kapag wala ka naman at ako lang yung nandyan at alam kong parang may nangyayari ng masama sa'yo or may ginagawa, may sinasabi na sila against sa'yo, poprotektahan kita. Because that's what tandem do. Because that's what love team do. Nandyan tayo para sa isa't isa. Kaya nagagalit ako sa kanya that time, naiinis ako at umiyak ako that time because it feels like sa harap nyo pa mismong lahat, friend zone niya ako. Ito reality to ha, because we want to be open as much as possible. To all of you guys, starting nung araw na yon, nagsabi na kami ni Levin na ipo-push namin kung anong meron kami. Kaya kung may naririnig kayong chismis na, ay, hindi pala gusto ni Levin si Morengs, ay, wala palang Morengs at Levin, hindi nyo dapat sa ibang tao naririnig yun, kundi sa amin mismo. Correct. Diba? So, yun. Ang masasabi ko lang sa kanya, diba, binash tayo noon that time? Alam mo, nang bash sa kanya, dalawa lang, tapos umiyak siya.
Alam mo naman kung gaano ka weak, 'di ba? Eh sinasabi ko sa'yo, hindi naman pwedeng all the time ganyan ka. 'Di ba? Ano ba siya nga sa akin halos 20. Oh, yung bukod pa yung iba. Mm-mm. Tsaka dati pa ang dami nang babasa akin, pero never naman ako naapektuhan. Yun lang masasabi ko sa'yo, huwag ka embrace your bashers. Mm-mm. Tsaka mas naging komportable naman ako ngayon kasi mas nakilala ko yung mga taong nandyan for me. Eh, importante naman eh, kahit lahat ng tao pagdudahan ka, ang importante doon, may isang naniniwala sa'yo. You only need one person to believe sa in you. Sa totoo lang. Yan ang masasabi kong totoo kasi napagdaanan ko lahat yan as in talaga. Kaya ngayon yung bashers walang ano sa akin kasi before kasi lahat hindi naniniwala sa akin. May ganito, ganyan. Parang kung may 100%, 98% nagda-doubt sa akin. Kahit family member ko nagda-doubt sa akin. Kaya ngayon yung bashers walang epekto sa akin kasi yung family nga walang epekto sa iyo yung pagda-doubt nila. Yung pa kayang mga taong hindi mo naman kilala. Pwede ba sabi mo 98% yung bashers mo? Yeah, oo. Nandun ako sa 2%. Wag ako. Binabash mo din ako. Hindi. Oy, lagi ko itong pinagtatanggol, 'di ba? Lagi ko nga sinasabi dito. I will always be part of that 2% na laging maniniwala sa iyo at susuportahan ka all throughout. Thank you. Peace bump muna. Kasi dati kasi, parang hanggang ngayon naman, laging ganun din. Lagi akong, alam mo, buong buhay ko parang lagi akong underdog, kumbaga. Parang laging alam mo, ang problema kay Levin kasi, hindi, ang problema sa iyo, hindi mo pinagtatanggol yung sarili mo. Alam mo, ako kasi, okay lang, okay, hindi ako nagsasalita, okay lang, ganun ako, ganyan kaya ako. Kaya nga lagi, yung ano na lang gagawin ko na lang yung actions ko na lang yung mag-speak sa sarili ko. Ako kasi yung hindi magaganon sa yun ng magbabato ng words. Tsaka alam mo kahit nung season 3 lagi ko siyang pidiba nung season 3 hindi kasi kami close ni Levin na super kagaya nito na nagbabardagul. Kahit nga isang araw hindi kami nag-uusap talaga doon no tamang hi hello or something lang. Lagi ko siyang pinagsasabihan na uy may narinig na naman ako sa iyo tapos lagi siyang sinasa hayaan mo na wala naman akong pakialam doon. At ngayon pinapagalitan ko siya kasi hindi niya alam paano ipagtanggol yung sa sarili niya. Alam ko naman na you have to choose your battles. Pero may mga battles din kasi talaga na ano? Na kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo. Kasi kung hindi mo gagawin yun sa sarili mo, sinong gagawa nun para sa'yo? Ay, darating din yung time na yung actions ko yung mag-speak for myself. And nakikita naman, kahit ang management, even si Sir JV, si Sir John, nakikita naman yung effort na pinupush mo ngayon. Oo naman, syempre naman. Eh, sanay na ako dyan sa bashers, ganyan, doubters. Ganyan. Ako hindi pa din eh. Hindi ka pa rin. Ako kasi since high school pa lang sinasabi ko. Since high school, first year high school. Halos 98% nga doubters, bashers. Pero yung example ko, tryouts ko sa basketball. First year high school ako noon. Siyempre, freshman ka. Sino bang kukuha sa yung basketball team, di ba? Tapos binabash ako, hindi ako marunong mag-dribble, ganyan. Nakita ko yung picture mo nung naka-jersey ka ng blue. Oh, yun, yung nila sa Team Dorings. Alam mo, pogi ka pala nung maliit ka, no? Matangkad na ako, no? Kaya ka pala nakukuha na ano, yung magre-represent yung muse pati yung siyempre. Ano. Pogi pala siya nung ano? Diyos ko. Nung bata siya. Sana inugali mo din yung kapugian mo, di ba? So, pogi ako? Oo. So back to our topic. Yun nga sabi mo kanina, ang mas importante naman na maniwala sa iyo. Ano nga sabi mo kanina? You only need one person to believe in yourself. Tama. One person na yung Levin, hindi mo naman kailangan na ibang tao 'yun. Oo naman. Kahit yung sarili mo yung one person na yun. Okay 'yun. Kung hindi ka bibilib sa sarili mo, sino magtitiwala sa iyo, diba? Totoo. Sabi ko nga sa iyo nagtitiwala ako sa iyo. Kaya ako sa sarili ko kahit 100% man yung hindi magtiwala sa akin. Mm-hmm. As long as na nagtitiwala ako sa akin, mananalo pa rin ako. So yun nga, yung dati, yung experience ko sa basketball, lahat hindi naniniwala sa akin. Hindi ako marunong mag-dribble. Pero ang panlaban ko, nakaka-depensa ako. Nakaka-shoot ako. Nakaka-rebound ako. Nakaka-block shot ako. So nakuha pa rin ako sa dami namin nag-tryout. So yun, naging third year ko, naging captain ball ako. Third year high school. Oh, diba? Kaya pala ganyan ugali mo sa mga varsity ng mga basketball. Hindi naman. Siyempre, as in, ang point, pinopoint out ko lang dito is parang hindi mo kailangan maniwala sa'yo lahat. Di ba? May kailangan ka lang isang maniwala sa'yo at ang naniwala sa akin that time, yung nagpapatry out, syempre, yung coach. So, ayun. Gaya din sa buhay, lagi ko kasing ina-apply yung mga activities ko like yung sports, yung bodybuilding. Mm-hmm. Lagi kong ina-apply yung mga nangyayaring yon sa buhay ko. Kaya, kung
may mga nangbabasa kay na may mga hindi naniniwala sa akin. Hindi ako natitinag kasi lahat ng nangyayari sa buhay ko doon ko hinuhugot. So, yes. Yun. That's true. So, yun naman importante, basta may tiwala ka sa sarili mo. Ilan bang ganyan hindi ka hindi ka matitibag. So ayan ito. One day you'll look back and be thankful it went God's ways and not yours. Ano masasabi mo dito? Kasi oftentimes, madalas nating madalas nating ino-oppose kung ano yung gusto ni Lord sa atin. Kasi love advisor naman ako. Let's relate it to a person. Pag nagmahal ka, 'di ba may mahal kang tao. Sobrang mahal natin yung taong 'yon. Na kahit alam nating mali na, pinupush pa rin natin. Yep. Kahit alam nating mali na, ginagawa nating tama at kahit alam nating hindi na pwede, ginagawa natin siyang pwede. Kasi nga ganun natin kamahal yung isang taong 'yon. But what we don't know is that if it's not really for us, God will make a way para hindi maging kayo nun. Instead, God will allow that person to hurt you even more para lang ma-realize mo na hindi nga siya para sa iyo. Yeah. 'Di ba? At pag na-learn mo na yung lesson na hindi pala siya para sa iyo. Pag iniwan mo na yung taong 'yon, doon ka nabibigyan ni Lord ng bagong doors to open, opportunities to come at marirealize mo na shucks, buti na lang pinakawalan ko yung taong 'yon. Kasi merong opportunity na kasi siguro merong bagong taong dumating sa akin na mas minahal ako ng triple at doble. Uh-huh. Merong bagong career path na dumating sa akin na nagpayaman sa akin. Uh-huh. Na mas madami pala akong kaibigan na nakita over dun sa taong pinagpalit ko. Uh-huh. Parang ganun, yun. Tama. Mas magiging thankful ka na lang na, Lord, thank you for the things that did not happen. Mm-hmm. Because of that, I am happy right uh-huh. now. At diba? hindi lang sa pag-ibigyan, 'di ba? Totoo. Sa mga kaganapan mo din sa buhay. Example, yung ako na-sent home ako 2 beses. Bro, mm-hmm. mo 'yun. 2 beses ako na-sent home sa isang season, 'di ba? Kung sa iba-iba 'yun, baka ang sama na ng pakiramdam nila, ang sakit-sakit na noon. Pero ako, parang never kong na-feel na, syempre nasaktan din ako, pero at some point, parang ang dami pang opportunity, ang dami pang pwedeng mangyari. And syempre, lagi kong sinasabi ko sa sarili ko na trust the process. So, ayun nga, nagtiwala ako. Andito ako ngayon, nag-host. At syempre, may kumukontra kami, di ba? At the same time, yung mga hindi binigay sa'yo ni Lord, hindi ako nakapag-finish ng season 3. Pero andito ako ngayon, masaya. Ito, nag-host. Guess natin yung si Gandang Murengs. And ayun, hindi ko masasabing successful na ako, pero nadun ako sa tamang pag-iisip na, alam mo yung kahit mag-fail ako na mag-fail, and hindi mabigay ni Lord yung hinihiling ko na mangyari, eh, kaya kong iset yung utak ko na one day, darating din ako sa gusto kong mangyari. Ayun. So, ito. Ano masasabi mo naman dito sa, consistency is harder when no one is clapping for you. You must clap for yourself during those times. Be your biggest fan. Lagi kasi tayo naghahanap ng validation sa ibang tao. Lagi natin iniisip na feeling natin mas okay at mas magaling tayo if someone's watching, if someone's cheering for us, and if someone's telling us na, ang galing mo, uy, ang lupit mo, uy, ang ganda nun, uy, grabe ka, nagawa mo yun. Without actually thinking na meron mang humanga sa iyo o wala, you do you. Kaya siya mas nagiging mahirap sa atin maging consistent kasi lagi nating ino-open yung sarili natin sa idea na mas maganda pa lang gumawa ng the best ng mga bagay na the best kapag may tumitingin lang. Yun. At the end of the day, please, you have your own self to watch you. Mm-hmm. Always remember that if nobody is in the picture, you have yourself. Yeah. Clapping for you. Nasa taas ka man o nasa baba, mag-fail ka man o hindi, you are your biggest fan. Yeah. Tandaan yan. Tamang-tama yan. Kung walang naniniwala sa'yo, okay lang yan, di ba? Kung walang nagka-clap sa'yo, kung walang nag-cheer for you, okay lang yan. Basta, ang importante, wag na wag kang mawawala ng pag-asa and wag na wag kang mawawala ng tiwala sa sarili at wag na wag kang mawawala ng kumpiyansa sa sarili na, alam mo yun, kaya mo yun. Kaya mo lahat. Actually, kaya mo naman talaga lahat eh. Nasa sa'yo lang yun. Kung mindset mo, pag nag-fail ka, ay, wag na lang kasi nag-fail na ako eh. Doon ka matatalo kasi ang kalaban mo lang naman dito, sarili mo, you versus you, di ba? Tingin mo. Hindi, alam mo na, realize ko
Na kung si Levin siguro, ganitong Levin yung nakikita ko behind the camera na sobrang bait. Ang perfect mo. Promise. Totoo. Kung usapan ganito, I can talk to you 24/7. Alam mo, nakikipag-usap ako sa'yo ng maayos. Lagi mo akong binabardago. Lagi kang may pa-insert na mga... Eh, syempre, yun ang ano natin eh. Love language. Hindi. Hindi ko siya love language. Napipikon talaga ako. Kaya ako ginagawa yun. Pero hindi natin love language. Ah, hindi please, ba? Hindi natin love language ang magbardago la, please. Bagay. Ano bardago? Magbardago. Ah, diba? I mean, siguro, ako pa manligaw sa'yo pag nagseryoso ka. Ligawan mo nga ako. Gusto mo ba? Ligawan mo na. Oh, gusto mo ba? Try nga. Gusto mo ba? It's either yes or no. Ano ba naman? Kasi... Oh my God. Nahihiya ako. Para namang... Mm. Oh. Ano? What? Bawal manligaw ang babae, yan. Sabi ng lolo ko, sabi wala, ng mama. Wala, hindi ko naman sinabing liligawan kita. Tinanong ko kung gusto mo. Ah, eh, ako na bahala. Ikaw automatic. Ako... Diba? Oh, kahit siya nga, nakikita nila na sobrang bardagul ka behind the camera. Eh, siyempre. Pero pag alam mo nung first guesting niya sa akin, di ba sobrang ganda nin doon? Sobrang smooth, sobrang... Ibang Levin yung nakilala ko doon. Yun yung worth it talaga na parang... Eh kasi marami Levin. Tayo dito. Kaya nga, the house of collab, the house of collab. Siyempre, happy-happy. Siyempre, pag tayo lang dalawa, makakausap mo ako ng maayos. Sige. Oh, hindi. Ay. Please. Kahit tayong dalawa, hindi kita nakakausap ng ganito. Oh, hindi. Pag may camera lang. Hindi. Pero kung seryoso at seryosong usapan, eh, kaya-kaya kong ibigay yan. Ako, mahilig lang ako mong bardagol, pero alam mo yung, pag mga ganyang usapan, eh, gaya nga sabi ko dati, parang gusto kong maka-inspire ng tao. And, ayun. Kaya kung seryosong usapan, makakausap mo ko ng seryoso. Ilang beses kong sinubukan, hindi. Eh, nandito tayo, syempre. Fairfax Network Channel, we're happiness. Syempre, kailangan bardago dito. Charot lang. Pero, ayan, charot na naman. Nag-uusap naman tayo ng maayos, ha? Kailan? Minsan. Kailan? Kasi lagi kang galit. Hindi ako galit. Sige na nga. Oh. Ito. Ano ba? Puro quote naman itong pinipresent mo. Doon natin i-base ang ano. If you try to chase butterflies, they will fly away. If you spend time making a beautiful garden, the butterflies will come to you. Attract, don't chase. Ano masasabi mo doon? Love, but... Pwede ba i-relate sa love or pwede. Not? Pwede. Ako magre-relate sa dreams. Huwag na lang. Ikaw, ikaw magre-relate sa love. Ako sa buhay. Hindi, wag na lang. Ano na lang. It's like looking for a job. You don't look for jobs. You create them. It's one of those quotes na sobrang na-inspire ako. Because we are so busy looking for that... right work para sa atin, right path para sa atin, without actually thinking na pwede namang tayo yung gumawa ng path na yun para sa atin. Di ba masyado tayo nag-ahabol eh, na nakalimutan natin na what if tayo yung gumawa nun para sa sarili natin. Tama. Because we are capable of so much more. Kaya tayo hindi nagiging masaya, kaya tayo natatakot kasi inuunahan agad natin kung ano sasabihin ng ibang tao. Hmm. Di ba? Na actually kaya natin gawin yun. Isa yun sa mga bagay dati, natatakot ako mag-take ng risk as content creator. Because marami nagsasabi na cringe daw yung content ko, hindi daw maganda, nakakasawa. But look where I am right now. Dahil pinursu ko siya and because I know that that's where really I'm good at yun talaga yung gusto kong gawin. Nandito ako ngayon. Tama, diba? Tama. Oh, tama ka dyan dahil dyan may ilagay ko. Hindi. Tama ka sa mga sinasabi mo kasi yun naman talaga ang buhay eh. If you try to chase butterflies, alam mo yun, madadapa ka lang at alam mo yun, minsan mapapasabi ko sa sarili mo na ay parang ganyan naman. Pero if you try to if you try to spend time making a beautiful butterfly garden. If you try to chase butterfly, they will fly away. Totoo naman eh, 'di ba? Pag alam mo may gustong-gusto kang dream tapos masyado mong pinipilit, parang mas lumalayo sa iyo. Pero if nag-try ka, ito ko sabihan, if you spend time making a beautiful garden, the butterflies will come to you. Gaya lang sa buhay. If you try to understand na lahat ng bagay hindi pa para sa iyo, lahat ng bagay may kailangan kang matutunan, and lahat ng bagay hindi lahat pabor sa'yo, alam mo yun, darating yung time na yung gusto mong mangyari, mangyayari sa'yo, and yung time na yun, marami ka ng baon. Baon mo yung failure mo, baon mo yung sakit na naramdaman mo, baon mo yung mga
dapat hindi mo na ginawa dati na alam mo kaya mong gawin ngayon. So yun, yun para sa alam mo, naalala ko tuloy yung sinabi ng nanay ko na probably sinabi din ng mga nanay nyo sa inyo na parang ikaw, pag babae ka, huwag ka maghabol dun sa mga, huwag ka maghabol, hindi, kahit hindi ka babae, ikaw as a person, huwag ka maghabol dun sa mga taong hindi naman nakikita yung worth mo. Madalas kasi, we keep chasing, nai-enjoy kasi natin yung thrill ng paghahabol. Kaya nag-e-end up, parang nagiging kawawa tayo kasi hindi naman tayo pinapansin yung hinahabol natin. But, if you will just not focus on that person, instead, mag-focus ka sa sarili mo. Tama. Pagandahin mo, pagalangin mo yung sarili mo. Make your time worth the while. Make your time, i-maximize mo yung resources na meron ka to make yourself a better person. And then, from then, ikaw mismo yung mag-a-attract ng mga tao para magustuhan ka. Hindi mo kailangan ipilit yun because it will come out naturally. Yan yung lagi kong sinasabi ko sa sarili ko. Kasi dati, may mga nagiging crush ako dati-dati. Nung mga college ako, ganyan, ganito. Sabi ko sa sarili ko, syempre, hindi ako type. Sabi ko lagi sa sarili ko that time, mag-work hard ako. Gagawin ko lahat to, gaganyan ako. Balang araw, magustuhan din ako niyan. Pero hindi na naman, ngayon naman, parang wala na. Hindi ko na naman napapansin yung mga crush. So yun, parang syempre, yun na lang nadala sa'yo na motivation nung gusto mong mag-work hard para, ano mo yun, para at the end of the day, magustuhan ka nung taong ginugusto mo. Yun. Tama. Oh. Ano? Hindi, kasi naalala ko din yung mga times na high school ako, elementary ako, like, hindi talaga ako pinapansin. Kahit sino, parang nagkaka-crush ako, parang hindi ko siya sinasabi. Tapos, wala talaga nagkakagusta sa akin. Ako yung tipo ng tao na parang hindi talaga pansinin eh. Wala talaga, I'm behind. Di ba kaya naging fear ko yung makipagkita or makipag-date sa iba? Kasi baka sobrang pretty ko sa ano, tapos pag-personal hindi. Kasi ganun lagi yung nakikita ko. Pag morena ka kasi, or pag dark yung color mo, automatic parang dati automatic yung nagiging synonym niya, pangit ka. Pag maputi ka, automatic ikaw yung maganda. Ganun. Buti na nga lang ngayong generation, ngayong 2022. 2021, even nag-uumpisa naman, nag-start na mas natatanggap na yung mga tao yung mga gantong skin colors. And mas nare-realize nila. So ngayon, mas ginamit ko yung kulay ko para maging advantage sa ibang tao. Lagi namang may masasabi ng ibang tao eh. Tapos syempre, yung mga rejection, di ba? Ang sarap kaya nang nire-reject. Ikaw ba? Ayoko naman nung nire-reject ako. Gustong-gusto ko yung nire-reject eh. Paano yun? Kung reject na lang ng reject sa'yo, paano? Hindi naman lagi ka mare-reject. Pero gusto ko yung feeling na masakit pero deep inside, parang namomotivate ako. Parang, doon ako natututo. And parang gusto ko next time. Pero alam mo naman, Levin, kung paulit-ulit kang nire-reject, ikaw na yung may problema, no? Hindi na sila. Yung mga ganun. Alam mo yung sabi nga nila, if you fail, try and fail, but never fail to try again. Tama ka dyan. Gaya dati, ito dati ha, may crush ako sa school namin. Siyempre, nireject ako. Niligawan mo ba? Hindi, parang chinachat-chat ko, hindi nagre-reply. Siyempre, rejection na yun. Sabi ko, ganyan. May pageant akong paparating nito. Sabi ko, pag ako nanalo nito, tamo, magkakagusto sa akin, magre-reply ito. Nanalo ko. Aba, nag-reply. So, sabi ko sa sarili ko, bahala ka dyan. Hindi ko siya nireplyan. Ginamit ko lang yung rejection para mas pagbutihan ko yung mga bagay na gagawin ko. So, yun, minsan kasi yung rejection talagang, alam mo, yung parang asarap kasi parang mas mapapatrabaho ka, mas magagawa mo yung gusto mo ng maayos. Kasi rejection is hindi lang puro negative side. Marami din ang positive side sa rejection. Tama. So, yun nga. Ito nga yung pinanood ko. Ito, napanood ko lang ito kagabi. Si Michael Jordan nga sa isang interview. Tinanong si Michael Jordan, sabi, what makes you great? Is it your practice? Is it dahil nasa NBA ka? O dahil African-American ka, yung jeans mo, ganito. Pero sabi ni Jordan, hindi. Kasi, si Jordan kasi, biro mo, one of the greatest athletes. Nakat nung high school sa basketball team. Hindi nakuha. Nakat siya nung sophomore year. Na-reject siya nung high school niya. Pero tingnan mo ngayon, di ba?
one of the greatest basketball players. Hindi lang basketball player, kundi one of the greatest athletes. Kaya, yun nga, minsan, rejection is hindi lang negative. Okay. Depende rin sa tao yan. So, yun. Kaya, kung ma-reject man tayo ng, ano ba, gusto natin gawin sa buhay. Diba? Okay lang yun. Okay lang. Pero wag naman yung araw-araw kang re-reject, di ba? Parang mali mo na tayo. Parang hindi ka naman natututo sa rejection, di ba? Bakit? Wala lang. Bakit ka ganyan? Anong bakit ako ganyan? Oh. Oh, ano pang gusto mong i-open up? Ito. Puro quotes naman kasi to. Hindi, kasi ito, about, ano to eh, about life, about motivation, about goals, about visions. Mm. So, ito. Ano bang mga, di ba, gusto mo magka-podcast, ganyan, ganito, na paparating na din naman. Pero sabi mo nga, 5 years from now, gusto mo may sariling podcast, continue pa rin yung co-content creator mo. Ano bang inspirasyon mo sa mga bagay na yan? Ano nagmo-motivate sa'yo? Ano ba? Siguro, ginagawa kong motivation as of now, yung madaming messages ako natatanggap everyday na, Ate Morings, thank you for saving me. Yung may suicidal thought na sila. Tapos pag napapanood daw nila yung video ko, parang nag-iiba daw yung pananaw nila. Mm. Tapos pag brokenhearted sila, gusto na nilang, may mga last, or gusto nilang magpakaano muna, pero natutulungan sila ng mga videos ko. Alam nyo ba, hindi ko in-expect kung gaano kalawak yung influence ko dati. Not until nakikita ko yung mga messages nyo. Kung akala nyo hindi ko nababasa yan, nababasa ko yan. At ang dami-dami experiences kong nakukuha from there. At yung ibang contents ko dyan, inspired yun sa inyo guys. Kasi, hindi naman enough yung isang love life ko lang o yung 26 years na pinagdaanan ko lang sa buhay ko to create contents. Pero yung iba talaga dyan, galing yan sa inyo. And I would want to keep that up. Gusto kong mag-keep up dun sa mga bagay na mas marami pa akong taong matulungan. Mas marami pang taong... Kasi sabi ko nga sa inyo, the world has so much hate. Let us all be the love that everybody needs. Kung puno ng hatred yung mundo, tayo mismo yung maging pagmamahal. Para ipakalat yun at maging positive. Hindi naman ako... Hindi rin ako perfect, okay? Marami rin ako nakukuhang bash na parang, akala mo, minamanipulate mo lang yung utak ng tao. Yun yung pinaka-recent na nabasa kong parang comment dun sa content ko. Parang, what if minamanipulate mo lang kami para paniwalaan? At the end of the day, guys, hindi yung advice na yun, hindi naman para sa inyo yun eh. Natatamaan lang kayo, but those advices are actually for me. Alam ng mga tao na kapaligid yan, kaya ako nag-start mag-advise or magbigay ng words sa TikTok ko kasi naging nawalan ako ng trabaho dati. Yun yung way ng pag-comfort ko. And I did not expect na madami pala kaming ganun yung nararamdaman. So I ended up na parang ang tingin nyo, nagiging advisor ako. Where in fact, hindi. Diba? Ganun. So, ikaw? Kaya, yun, sabi ko, di ba, sabi mo kanina, madaming, ayun nga, napapasaya ka, na-inspire sa'yo. So, yun nga, ibabalik ko sa'yo, kasi, ikaw kasi, gusto mong umuwi. Yan ang sasabihin ko sa'yo, gusto mong laging umuwi. At uuwi talaga ako. Uuwi ako this January. Ang daming naglo-look up sa'yo na tao, ang daming na-inspire sa'yo. Pag umuwi ka, ano, para mo na lang, ay, nasan si More? Siyempre, ibang tao, nilo-look up ka, tapos, dahil simpleng bash, mag-uwi ka. Alam mo, Levin, iba't iba kasi yung level ng sensitivity ng tao. Hindi dahil okay lang sa'yo, ibig sabihin, okay din sa ibang tao. May mga pagkakataon na pag hindi ko kaya, hindi ko talaga kaya no matter what happens. Alam mo ba bakit sobrang na-focus ako sa Dorings? Di ba laging from time to time? Binibigyan kita na, let's make it work, ganito tayo. Because gusto ko sana matuon yung attention ko doon to make it grow. Para ikaw, mahila ko sa Magic 14. Nag-grow naman tayo. I know, pero may mga pagkakataon kasi na parang, this is reality, na hindi talaga kami nagkakasundo, hindi dahil drama lang namin sa harap nyo. May mga pagkakataon talaga hindi kami nagkakasundo ni Levin. Araw-araw naman eh. Tapos parang alam mo kanina, nung nag-away ulit tayo na parang sabi ko, shocks, this is the very reason bakit gusto. Kasi ikaw, na pinagsasabihan ko ng mga, hindi mo ako naiintindihan. Parang hindi mo ako kinakampihan sa laban na to na, i-workout natin tong Dorings. Tapos parang gano'n. Tapos parang kanina, kaya kinausap, di ba nakita mo, kinausap ko ulit si Mama Jer. Sabi ko sa kanya, ma, final na. I wanna go home. Parang gumalan ako sa kanya. Diyos ko naman. Hindi pwede.
Paano lang yung taong mga nagtitiwala sa'yo, yung gusto kong makita araw-araw sa FNC? Pwede nyo naman ako makita, mag-upload naman ako araw-araw. Iba pa rin yung nandito ka. Diba? Ikaw nga, nakaka-uwi ka nga, tapos ako hindi mo papauwiin. Never akong hindi bumalik ng oras. Ano, hindi? Tag-tatlong araw ka nawawala. Wala akong hosting noon. No, so paano naman ako? Dito nga ako nag-Christmas, dito pa ako nag-New Year. Pwede ka naman umuwi, siyempre, yung ano lang, yung ilang araw lang pahinga, pero wag naman yung mga 1 month, 2 months. Huwag naman yung mga ganon. Siyempre, may mga taong naglo-look up sa'yo na nanonood, na inaabangan ka palagi dito. And pag umuwi ka ng ganyan, eh siyempre na 2 months, 3 months, nasan si Morings? Siyempre. Hindi okay lang yun. At least pahinga. Yung makikita niyo. Ang haba naman ng pahinga. Pero at least yung makikita nilang Morings, level up version. Ay, pwede ka naman magpahinga ng one week. Ano yun? Huminga lang ako doon? No, hindi. Sa isang araw nga, ang dami na pwede mangyari. Di ba? Okay lang yan. Hanggang oras pa tayo? Hanggang 6:30. Ah, okay. Ayaw mo na ba ako kasama? Hindi naman, umiiyak ka na eh. Hindi ako umiiyak. Alam mo, iniiwasan na ako ngayon ni Levin. Unlike dati. Hindi ko kasi, hindi nakakapikon okay ka. Laging galit. Binasto. Ano? Ano? Ha? Sa right? Oo. Tunay? Hindi ko pa alam yun. So, yun. Ano? Huwag ka na nga umuwi. Uwi ka, mga 1 week. Sa Jensen. Huh? Sa Jensen ka mag-New Year? Hindi, sa Jensen ako uuwi. Pwede naman akong bumili pag pinayagan ako. Oo nga. Eh, meron akong nakita mura na lang pagdating ng January. Mas kaya hatid kita dyan sa Jensen Street. Doon ko na lang, i-feel mo na lang na Jensen yun. Oh. Ano? Ano? Huwag ka na mo eh. Diba? Oh, please ate wag. Paano lang yung mga tao nag-aabang sa'yo? Ano ba yan? Diba? Paano lang yung mga tao nagtitiwala sa'yo? Thank you sa tiwala. Oh. Bibiguin mo yung tiwala nila na uuwi ka ng 2 months. Huy! Ano? Huwag ka kasi mag-phone. Yung 2 months na yun, parang one season na ng Dows of Collab yun. Ang dami mo nang ang dami na nating ganap dito. Diba? Ikaw, madami kang ganap. Anong madami ako? Don Rex pa rin ang pipiliin sa araw-araw. Wow. Guys, ako na sa ano in behalf of yung sa Team Dorings. Ano? Ako na magsasorry sa amin ni Levin kung laging away kami ng away. Hindi naman. Just sinusubukan naman namin, kaso lang, hindi talaga kami nagkakasundo sa mga bagay. Magkaiba kami ng ugali. Sakto lang. So, ito, tanong ko sa'yo. Kumbaga, para sa akin, sa mga gym ko hinuhugot, sa mga sports ko hinuhugot, yung mga parang lakas ko and mga mindset ko. Ikaw, saan mo nahuhugot yung, kumbaga, parang tibay, ganyan, mindset mo? Mindset ko? Mindset sa? Sa life. Like, oh, in general. Wala. Nababasa ko. Ganon? Mm-hmm. Sa mga binabasa mo? Ah, hindi mo sa experience hindi, mo nabasa? Hindi. Yung mga sinasabi ko, ito ah, hindi sa pagiging plastic, pero yung mga sinasabi ko sa inyo sa contents ko, pinaparinig ko lang sa inyo kung ano yung gusto nyong marinig. It's not the reality of life. Gusto, parang, syempre, bakit ko sasabihin sa inyo yung mga ayaw nyong marinig? Diba? Eh, dinagalit kayo sa akin. Ganon yun. At times, lagi, kahit si Levin, inaasar ako, advice ka na advice, hindi mo naman ma-apply sa sarili mo. Kasi nga, hindi naman ako perfect eh. Hindi naman ako yung tipo ng tao na kapag may sinabing ganito, automatic magagawa ko. Kagaya mo, ikaw na friend na nag-a-advise din sa kaibigan mo, pag broken-hearted, lagi mong sasabihin sa kaibigan mong yun, layuan mo na yan, hindi siya worth it. Pero pag sa'yo yung nangyaring pagiging heartbroken na yun, magagawa mo ba yun sa sarili mo na layuan yung taong gusto mo? Hindi, oo, diba? Naman. Ako nga, nalayuan ko dati yung... Ano pero kay? Trinay mo pa... Kahit ako din naman nalayuan, pero trinay mo pa rin maghabol. Tinray ko, pero... Yun na nga yung point ko. Oh. Diba, may mga nagagawa pa rin tayong katangahan. Eh, hindi katangahan yun, kasi wala pa akong nakikita ang something. Pero nung may nakita na ako something, totally cut off na. Sige na nga, okay. Hindi na magpapa... Ayoko kasi, ng kaaway ngayon. Hindi mo tayo nag-aaway eh. Oh, ito. Ano natin ang topic? Ano masasabi mo sa comfort zone? What do you mean by comfort zone? Comfort zone, the word, yung word lang na comfort zone. Anong kaya mong ibigay?
Comfort zone is where you're comfortable. Diba? Doon mo nagagawa yung mga bagay na hindi mo... Pinaliwala ko lang. Oo nga. Oh. Hindi. In a layman's term, doon mo nagagawa yung mga bagay na... na akala mo hindi mo magagawa. Do you like comfort zone? Oo naman. I like comfort zone so much. Kasi doon ako nagiging komportable. Baliktad tayo. Oh, ikaw, kasi gusto mo magkaya nga, 'di ba, sabi ko sa iyo, hindi ako risk taker. Sobrang natatakot ako sa mga bagay na hindi ako sure. I fear the unknown. Hindi, sabi ko din sa content ko. Sabi ko din sa content ko, hindi ako sumusugal sa mga bagay, sitwasyon at mga tao na alam kong una pa lang talo na ako. Baliktad tayo, baliktad. Ako sa totoo lang, pag nagiging sobrang komportable ako, ayaw ko talaga. Kasi pag naging komportable kasi sa bagay, it's hard to give up. Parang ganun. Kaya, tsaka sa buhay, syempre, ayoko nang, gusto ko palagi, parang sa buhay nga, syempre, pag komportable kasi sa bagay, hindi ka mag-grow, parang ganun. Mm-mm. Para sa akin. Kaya, para magkaiba nga tayo, di ba? Opposite talaga kami. Kaya tingnan nyo, hindi kami nagkakasundo sa lahat ng bagay. Oo. Isa sample ko dito, minsan dumating yung time na parang may pinaghahandaan ko ako at the same time, nagde-dentistry ako. So, mahirap kasi ang labas ko that time sa school, 8:30 p.m. Eh, kailangan ko mag-workout kasi may pageant akong pinaghahandaan sa school yun, pageant. So, kailangan ko mag-gym. Biro mo, 8:30 p.m. uuwi ako from Batangas City to Ibaan. 1 hour ang biyahe ko. Uuwi ako 9. Tapos, syempre, tutulog na ako noon. Tutulog ako, gigising ako ng 3 a.m. in the morning, mag-workout ako sa kabila pang bayan. Eh, yung school ko, dito sa kabilang bayan na to. So, alam mo yon, kahit na parang, syempre, sino ba naman parang tanga na ako nung sa ginagawa ko, nagigising ako madaling araw, tapos sa kabilang bayan pa ako mag-gym, tapos papasok ako sa kabilang bayan. Di ba? Parang, ako kasi parang, kahit na parang nahihirapan ako, parang okay lang sa akin kasi parang syempre yung vision ko nga na parang ay, kaya ako ginagawa to kasi at the end of the day, ito yung makukuha ko. Kaya ako sa sarili ko parang, ayun nga, parang kahit na nahihirapan ako and kahit na parang hindi ko nagugusto yung, hindi ko nakukuha yung gusto ko kagad, parang nag-e-enjoy pa rin ako sa process kasi I know one day na at the end of the day, makukuha at makukuha ko rin yun. Ayun, para sa akin. Kaya parang magkaiba tayo ng paniniwala, di ba? Pero kahit naman sabihin ko na natatakot akong mag-go outside of my comfort zone, nagawa ko na eh. Diyan saan talaga yung comfort zone ko, nasa family. Ayoko talagang nakatira dito sa Metro Manila. Dati pa lang, lumabas na ako sa comfort zone ko. Nung FA ako, hindi ko talaga in-imagine na titira ako sa Metro or dito sa Luzon. Because it's hard, pero nakatira ako dito, di ba? Tumira ako dito ng a year almost nung FA pa ako. Tapos dito, nandito ako ngayon. Sobrang layo ko sa mom and dad ko. And it's really outside of my comfort zone. That's why, kahit pa sabihin mo hindi mo kaya, pero pag nandyan na yung opportunity sa iyo na nag-knock na, and you feel like doing or getting it, talagang magagawa at magagawa. Ikaw ba, nung paglaki mo ba, ano, lahat ng tao parang laging okay sa'yo, parang pabor lagi sa'yo, parang naniniwala lagi sa'yo, ganun ba? Ganun ka ba? Okay, parang nagigets na kita. Mm-mm. Tsaka diba sinabi ko naman sa'yo, nabunso ako sa bahay. Menopausal baby ako, so lahat ng kapatid ko, 40 plus na. So ngayon, parang growing up, ako na lang yung parang nag-iisang anak. Kasi may pamilya na sila lahat. 40 plus na nga silang tatlo eh. Ako na lang yung 20 plus. So parang ang hirap magpaka-mature sa akin, lalo na pag na-spoil ako ng mom and dad ko. Yung nabigay lahat sa'yo ng bagay. Tapos na-open up ako sa idea na people pleaser ako. So lahat ng tao okay sa akin. Lahat ng tao pabor sa akin. That's why pag may naririnig akong bash or napagsasabihan ako or naano sa akin, parang naninibago ako. Like for example, language mo, di ba? Isa sa mga pinag-aaway namin ni Levin, may mga nasasabi siyang words na probably normal sa kanya, pero sa akin hindi. May mga gawain siyang probably normal sa kanya, sa akin hindi. Kaya madalas kami nag-aaway. Pero pinapaliwanag ko naman sa kahit kanino dito na, uy, wala sa language ko yung ganyan. Kasi syempre yung mom ko and dad ko, growing up, baby, halika dito, I love you, parang ganun lang. Tapos dito, marami kang words. Dito nga lang ako nakapag-bad words. Diba? Hindi ako pala bad words nung season 3. Kaya lahat ng content creators, masyashock pag nakapagsabi lang ako ng mga words na normal naman na sinasabi. Parang ganun. Kasi hindi talaga. Na-adapt ko na lang. So, ikaw, lumaki ka na parang... Dapat lahat. Okay lahat.
okay lahat tapos naniniwala sa'yo lahat. Oo, at parang ganun. Ina-expect nila na ganyan ka, mm-mm, na mararating mo to. Mm-mm. Ako kasi baliktad eh. Ako hindi nila ina-expect ganito. Parang ang dami kong doubters, parang ganyan. Kahit family member, meron. Tapos syempre yung mga tao na kapaligid sa akin, alam ba, may gusto kong gawin ganito. Tinatawanan ako. Oo, kahit nga mga professor sa school eh, ganun. Yung iba kong prof sa school dati. O kasi, yun, ganun-ganun. Basta, one time may nagsabi pa sa akin that time na wala daw akong kwenta, ganyan. And hanggang ngayon, hindi na wala sa dibdib ko yun. And parang mas gusto ko pa nga na naririnig yung ganun bagay. Eh. Kasi that time parang... Ikaw kaya yun? Oh, mas gusto ko kasi dumating ako sa point na, alam mo yung parang sinabihan ka ng ganun. Siyempre masakit. Mm-mm. Pero dumating yung point na... Siyempre, nag-TikTok ako. Mm-hmm. Dumami akong followers. Halos, yung kasing, hindi ko nasabihin yung nagsabi na yun. Oo, tapos, anong tawag dito? Buruin mo, simula konsehal, mayor, may governor, anong tawag dito? Congressman, mm-hmm, hanggang sa president, kinuha akong youth leader. Wow. Buruin mo yun. Sabi sa akin, wala akong kwenta, pero dumating ako sa point na kahit ako sa sarili ko, hindi ako makapaniwala na, ay, pwede pala yun. Pero nakakasarap lang sa feeling na yung sinabi sa'yo na dati na walang kwenta, eh, alam mo yun, pag dumating yung time na parang, ay, mali pala yung sinabi niya. Ang sarap lang sa pakiramdam. Kaya minsan, i-embrace yung mga ganong salita kasi darating din yung time na mapapatunayan nyo sa kanila o sa kanya na, wala, magsabi ka lang ng ganyan. Darating din yung time na makikita mo na hindi pala. Ay, grabe kayo. 7 mag-1K na yung ano comment. Thank you, guys. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Please, i-share nyo pa tong live para mas dumami pa. Let's go. Puro brown heart lah. Bakit ba brown heart yan? Eh, kasi yun nalang available na heart eh. Nakuha na lahat ng heart. So, yun. Hanggang ano ba? 6:30 ba tayo, no? But parang ayaw mo na akong makasama. Parang ganun yung labas. Tinatanong ko lang. Sige na nga, pwede naman tayo mag-end ng early. Hindi, sakto natin 6:30. Ito, ano yung pinakamasakit na narinig mong salita? Na parang tumatak sa'yo. Na hanggang ngayon tumatak sa'yo. Yung sinabi nung first boss, hindi naman siya boss, pero head ko sa work. Kasi segment producer ako dati. Nag-work ako sa isang TV network dati, local. Tapos, ang ginagawa ko, parang yung kagaya kay Jessica Soho, yung nagpo-provide ako ng videos every day. So, dumadayo ako ng ibang lugar, kumikilala ng ibang tao to make segments. Eh, yung segment na yun, dapat 10 minutes yung video na yun. Para siyang featured news. Tapos ngayon, eh, nag-news reporting pa ako ng umaga hanggang hapon. Plus, may show pa ako ng morning. Sobrang exhausted ko. Dumating sa point na sinabihan ako ng boss ko. Binigay sa akin lahat ng trabaho eh. Sinabihan ako ng boss ko na, ba't ganun? Hindi ko na nararamdaman yung trabaho. Oh. Parang wala na daw puso. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na yung akala mong para sa iyo, dahil sa sobrang burnt out, it turns out hindi pala para sa iyo. Sobrang dream ko talaga sa media dati, yung gumawa ng ganun. Siyempre, pag mala Jessica, parang ganun, gusto ko ng ganun. I really like that, mas maraming nakikilala. Pero kapag dumating ka pala sa point na napagod ka, napagod ka hindi dahil ayaw mo na dun sa trabaho yun, pero napagod ka kasi hindi na tama. Parang, until now, ginagawa ko siyang inspiration kasi sinasabi ko sa sarili ko, wag dapat ako ma-burnout dun sa mga bagay na ginagawa ko. Kasi at some point, baka maging reason yun, parang mag-give up ako. Mm-hmm. Kaya yun, parang wala ka ng hindi ko na maramdaman yung ginagawa mo. Parang wala na daw akong heart. Mm-hmm. Where in fact, that time, I was trying so hard para magawa lahat ng duties ko sa isang araw. Ang maximum tulog ko sa gabi, 4 hours lang. Sinusundo na ako ng 4 a.m. sa bahay, or 5 a.m., tapos may show ako ng 5 a.m. to 8. Pag 8 a.m. to 5 p.m., gathering of news, tapos pag 8 p.m. to 10 p.m., may show na ako. 10 p.m. onwards, mag-gather na naman. Sobrang hirap nun, sobrang napagod talaga ako, na parang, shock sa'yo ko na, that's why I resigned. Mm-hmm. Kasi ayoko na mag-continue sa isang life na hindi ko naman deserve. And to think ha, na yung kinikita ko doon, hindi pa nangangalahati or wala man lang 1/4 sa kinikita ko ngayon. Parang ganun. Tapos dito, sobrang okay tayo. Hindi naman sa sobrang okay, pero masaya, chill lang, hindi ganun kahirap yung
trabaho. Eh, minsan kasi, yung pa yung talagang, di ba? Madami ka bang natutunan doon sa ano mo ngayon? Oo. Actually, doon ko naranasan lahat ng trabaho na hindi ko ina-expect na magiging trabaho. Yun yung nag-hone talaga sa akin para gumaling ako magsalita. Mas makapag-isip ako ng agad-agad. Di ba, nakatulong talaga yun. And thankful naman ako as of the moment. Siguro, hindi lang din sila yung nagkamali sa part na yun. Even sa akin. Nagkaroon ako ng shortcomings sa ano. Kasi hindi naman mag-work yun eh kung sila lang yung gumagalaw o ako lang. Dapat both talaga. From your employer and ikaw as someone na nagtatrabaho sa kanila. Dapat hindi talaga nakakalimutan yung mental health. Protect your mental health at all cost. Paano ang boses ko? ito, sabihin ko sa'yo. Ikaw ba ay, ang tawag dito, minsan natatakot, may fear ba, ka bang nararamdaman sa mga ginagawa mo palagi? Lagi. Lagi akong may fear. For example, pag-create ng show, yung show na Actually, nung binigyan kami na parang, uy, Dorengs, dapat ano, di ba, kwento ko naman na sa'yo, natakot ako doon. What if hindi? Kaya gusto kong i-work out to eh. Kasi para ma-meet yung expectations ng mga bosses. Gusto ko, kasi na-compliment eh nung first na guesting mo sa akin. Sabi na, uy, ang taas ng views nyo noon ha. Not to think na tayong dalawa lang yun compared sa may lima dito, tas bilang bumababa ng 200 views. Ayan. Parang sabi ko, shucks, hindi, kailangan mag-live tayo before ng show. Gusto ko nagla-live kami gabi-gabi para mas madagdagan tayo, mas dumami tayo. Ganun, lagi akong may takot. And even nung pag-create namin ng Dorings, natakot din ako na what if biglang hindi kami magkasundo, tas biglang maghiwalay tayo na we are not working out. What if maisip natin na hindi pala tayo nag-work? What if may magustuhan kang iba? What if may magustuhan akong iba? And even dito sa FNC, what if akala nyo kailangan nyo, di ba nung nasend home ako, parang kailangan ka namin sa FNC. What if hindi nyo pala ako kailangan? Di ba? Ngayon na umuwi ako, lagi nyo sinasabi na dito ka lang. What if mas mabuti palang nandun ako? Lahat ng galaw ko, may takot ako. Same. Sa lahat. Ako din, lagi din ako may fear. Pero para sa akin, fear is my friend. Kumbaga parang, yung takot na yon parang mas nabibigay ko yung full effort ko sa isang bagay pag takot ako. True daw. Oo. Doon lang ako nag-agree sa'yo. Na tama talaga. Kapag natatakot ka, at natatakot ka sa sasabihin at expectations ng ibang tao, mas lalong galingan mo. Di ba? Kaya sana tayo, ginagalingan natin. Walang tamad, walang nag-aaway. Let's put effort. Sa'yo mo dapat sabihin. Kasi ang dami ng projects na sinabi sa akin na hindi ko sinasabi sa'yo. Pero let's make things even better. After nitong live na to. Siguro naman. Oo naman, syempre naman. Ikaw lang kasi. Ayan, naninisi. Sa love team, sa tandem na tayo ngayon eh, partners na tayo, hindi dapat natin sinisisi yung isa't isa. Ikaw dapat ansihin. Ito, Levin. Dahil nga about goals naman to, goals naman tong topic natin. Ready ka na ba na makipag-team up sa akin and let's work as a team? Let's go. Hindi tayo mag-aaway. Okay, let's try 1 week without away. Go. Promise. Starting today na seryoso ka at hindi yung mga... ikasam mo na, ang tagal. At hindi. Hindi, gusto ko maalam mo kung ano yung mga promises. Walang bastos, walang rude, walang paberong ganyan. Seryoso talaga. Hindi pwede. Tignan mo. Anong walang bardagulan? Tignan mo. Anong walang bardagulan? Anong bardagulan? Yung mga bagay na ganun. Mag-iseryoso daw tulad ngayon. Tignan mo kahit mga cameraman, napapansin na hindi ka talaga seryoso. Ibig sabihin, ikaw na yung dapat magbago. Ikaw din. I'm trying. Di ba nung kinausap kita dito, sabi ko nga sa'yo, huy, Levi, nahiya ako makipag-usap sa'yo kasi ngayon lang tayo nag-usap ng seryoso na nag-open up ako sa'yo, di ba? Yun lang yun. Sige. Sa bagay. Kaya nga, hanapin mo na yung dawan mo para maging seryoso ka na sa akin. Eh, nakita ko na nga eh. Kaya nakita mo na. So, nakita mo na yung dawan mo? Nakita ko na. May nabasa ka lang comment, din nakita mo na agad. Ano? Dawan. Dawan. Ano? Pinagtagpo, pero dito. Pero posible. di ba? Aray! Yung number one pa admin. Alam mo,
sinasabi ko kay Levin to, we'll go for isang araw pa lang natin inofficial yun. Sobrang grabe na ng love na natatanggap natin sa mga tao. Huwag ka kasi 2 days pa lang kinamad ka na agad. Pag binabardagul kita, huwag kang magalit. Ganun nagpapadikit lang ako. Alam mo, nagtampo ko sa'yo kasi nagpapaano lang ako ng strap sa'yo. Oh. Buti sana kung mahirap na trabaho yun. Sinabi mo pa sila, dun ka. Ano ba yun? Sinisipon kasi ako, hindi ako makakilos ng maayos. Diba? Be gentleman. Love team to, hindi naman to. Pag hinawa kita, sabi mo manyakis. Tapos pag hindi, sabi mo hindi. Hindi. Depende naman sa hawak yun, Levin. May hawak naman na ganito akin ha. Ayoko. Tignan mo, ayaw niya. Oo. Paano ba yung careful? Ganito? Ay, nasa puso mo ba ako ngayon? Grabe naman yun. Pero hindi, I mean, diba, ang grabe yung support na nakukuha. Hindi mo ba, nahahappy nga ako kapag may nagla-live dito or sa kung iba nasa puso kit mo ako ngayon. Bakit? Sabi, kung tunay ba yun? You will always have a special place in my heart. Wow. Kahit nasa gilid lang yan. Ano? Ay, ganun. Door rings will always... Ano yung mga... Ano yung... Joke, charis. Alam mo, wala akong inofficial kahit isa doon. Ikaw lang yung... Ito lang yung... Wait lang. Natatakot siya. Wait lang. Ito lang yung sobrang proud ako na... Baka kasi... Hindi ako magsasalita. Sabihin mo na naman. Hawak ka na hawak. Pag ayaw magpahawak. Sige na, mag-end ka na. Pag ayaw magpahawak, nagagalit. Pag ginahawakan, manyakis. Ano ba? Saan? Saan ako lulugar? So, balik tayo sa topic. Ayusin mo naman. Segment ko to. Hindi mo maayos. Sumasagot ako eh. Ito na. Sige na. Next mo. Question. Ayan, ako nagagalit. Next question. Wala na akong question. Di ba? Pinapahaba natin yung topic. Tapos ikaw. Hindi. Nagagalit ka kasi. Hindi ako nagagalit, Levin. Ano naguguluhan tawag ako sa'yo. Sa akin pa? Ito na, last tanong. Guys, pabuti naman natin 1,000 comments. Mag-comment pa kayo, kahit last, puro heart lang. Last tanong ko to. Paano ba magmahal ang isang gandang morengs? Ito, sinasabi ko sa inyo, iba ako as a friend, iba ako as a jowa. Mas clingy ako as jowa. Pag nakikita mong tropa mo ako, sobrang clingy ko na. Iba ako pag jowa talaga. Hindi mo ako magiging kaibigan pag jowa mo ako. Parang jowa talaga ako na jowa. Ganon, alam mo na yun. Kaya ayaw mo ganon? Depende siya naman sa pinapakita sa akin. Hindi naman ako nagiging loving and caring din kapag hindi rin loving and caring yung partner mo. Ako hindi mo ako tatanungin. Paano ka ba magmahal? Ako kasi pag nagmahal ako, baliw ako . Nababaliw ako sa babae. Parang lahat ng oras kaya kong ibigay sa kanya. Oo, kaya ngayon, alam ko talaga na, ito. Ayoko, love team pala tayo. Pag nagmahal ako. Kaya nga, sinasabi ko nga. I mean, kaya kong i-give hindi, up. Hindi, siguro kaya ganito si Levin kasi hindi niya pa nakikita yung taong... Hindi mo pa, hindi, ito napansin ko. Sabi mo sa akin, kaya mong gawin lahat. Hindi ko marereklamo lahat tong narereklamo ko ngayon kapag nagmahal ka na. Siguro ang kulang sa'yo, yung mahanap yung dawan mo. Yung mahanap paano mo yung... Paano kung nahanap ko na? Ewan ko sa'yo. Hindi, kung nahanap niya na hindi na siya ganyan, so ibig sabihin, hindi niya pa nahanap. Paano kung parang hindi parang ready? Sinong hindi ready? Parehas. Alam mo, bakit hindi nagiging ready? Kasi sa pinapakita mo din, for example, kaya hindi pa siya nagiging ganito, kaya hindi pa siya nagiging better Levin, kasi hindi niya pa nahahanap yung taong magpapatikom sa kanya, hindi niya pa nahanap yung taong magpapabaliktad sa kanya. Alam mo, tsaka yung mga sagot niya, nakadepending sa kung sinong babae yung nakaharap sa kanya. Promise! Totoo yan. Sinong babae yung kaharap ko? Gusto mo mag-mention ako ng name, sample na lang. Huwag na. Wala akong sinasabi. Nagpapabili ako sa'yo ng pagkain or pasalubong. Pero instead, yung kabila, hindi naman nagre-request, pero pinadalhan mo. Ako na nagtatampo pa ng sobra-sobra, wala man lang ako natanggap na kahit ano sa'yo. Hindi, reality. Oo nga. Bakit? Hindi. Kasi ibig sabihin, feeling ko pag nagkasama kayo, siya na yung magpapatikom sa'yo. Siya na yung mag-iiba ng mundo mo. Basta, ano ba yan? Morix naman. Saksi ako sa inyo. Saksi daw siya.
Alam daw niya yung mga background. Yung ano mo, so, ayun. Ano? Ano? Sayang? Sayang daw. Hindi siya, ikaw. Ba't ba ganyan ka? Ha? Parang wala ka na sa mood. Wala, hindi, nasa mood ako. Go lang, ano pa bang topic? So, ganun ka magmahal. Mm-mm. Kasi ikaw ganun ka din magmahal. Ako ganun ako magmahal eh. Parang... Ang ganyang ibigay yung lugod niya makatulang yung mahal. Alata. Alata. Ako kasi baliw ako magmahal eh. Alata. Na-obsess ako sa isang babae. Kasi ako kasi lumaki na parang walang love ng babae. So, pag nagkameron ako ng babae, anong babae? Pag nahanap ko yung the one talagang babae sa akin, parang nagiging crazy ako. Parang ganun. Hindi naman sa takot-takot yan eh. Alam mo, hindi ako naniniwala dun sa idea na hindi ka pa ready sa isang commitment. Hindi rin ako naniniwala sa idea na takot ka lang. Kasi, pag dumating sa point na nahanap mo na yung the one mo, whether you're afraid, whether you're not yet ready, magiging ready ka matik pag gusto mo yung tao. At pag siya na yung nakikita mong the one. Ganun yun. Kaya kayo mga lalaki at babae dyan, tigil-tigilan nyo ako. Tigil-tigilan nyo ako sa pagkasasabi nyo natatakot lang kayo mag-commit, hindi pa kayo ready. Walang ganun. Kasi pag nahanap mo na, ganun din siya sa ex niya. Ganun din siya sa ex niya dati. Oh, ganun din ako. Mm-hmm. Nakita ko din. Oo nga. Ganun lang yun. Hindi ako naguguluhan. Hi, Arlene! Sa lahat ng mga nagbabrown hearts dyan. Michelle, comment kayo para mabasa namin pangalan nyo. So, ayun. Irene ba yan? Michelle, hello. Kung halimbawa ba sa babae, ganun yung lalaki. Yung parang obsessed sa'yo, okay ba sa'yo yung ganun? Actually, gusto ko yung clinging lalaki kasi never pa ako napunta sa lalaking hindi clingy. Kaya yun yung hinahanap-hanap ko. Pero sabi ng friend ko, napunta siya sa lalaking clingy, hindi rin daw maganda. Depende talaga. Rin. Ang hinahanap mo kasi kung ano yung wala sa'yo, di ba? Pag may jowa kang clingy, ayaw mo kasi nakakasakal. Pero pag napunta naman sa'yo yung jowang hindi clingy, parang feeling mo naman di ka na niya mahal kasi wala namang ginagawa. Tabi kaya tayo, dito ka kaya. Feeling ko dapat nandito ka din. No, ako kasi yung lalaking, yun nga, sinasabihin naman akong babae, ro, ganyan, pero never naman ako ng babae. Oh, hindi. Never ako ng babae. Never naman ako. Lagi ako sinasabi ng babaero since dati pa. Pero hindi naman ako ng bababae. Pero kasi, Levin, sa actions mo kasi yan. Di ba sabi ko sa'yo, kaya parang yung sabi ko, huy, magtinuka ka na kasi ang magiging image mo simula nung season 3, FNC, hanggang sa madami ka ng projects yan. Baka ang lumapit pa sa'yo ng mga brand, condom, okay beer, lang. Mga ganun dahil sa ugali. Oh, yung ano, robust ko dyang sponsor, ha? Iniintay ko yan, ha? So, yun nga, ganun kasi ako magmahal. Mm-hmm. Parang, sinasabihan man akong ganun, pero pag nagmahal ako, talagang binibigay ko 100%, hindi lang 100%. Mm-hmm. Siguro hindi pa lang namin nakikita yun ngayon dito. Pero malay mo, diba, in the near future, pag nakahanap ka talaga na magiging katapat mo, and someone that you'll commit, you are ready to commit with, baka makita na namin yung kakaibang Levin. Oo naman. Excited ka. Parang nakita ko na naman yung ano eh. Yung ano? Yung ready na ako mag-commit. nasa... And ano ang tawag dito? Ako kasi pag nag-commit ako, hindi talaga ako seryoso talaga ako. Pag bakit pag nag-commit ka ba, dapat joke-joke hindi, lang? Hindi, meron kasing ibang taong eme-eme lang, peke-peke. Ako pag nagmahal totoo, ako... Totoo, yung mga eme talaga, yung magsasabing nahanap na nila yung the one, pero hindi pa pala, or nasabi na nilang ready na sila, pero paano hindi pa pala... Paano kung nahanap ko talaga? Pag nahanap mo, hindi ganyan yung magiging kilos. Eh, nahanap ko na nga eh. Hindi mo pa nahanap kasi kung... Nahanap ko na. Okay, sige. Hindi ko na ipipilit. Nahanap mo na. Puntahan na ba natin? Sa ano? Saan? 3-3. Ay, hindi pala. Ikaw, pumunta ka. Wala naman dun yung dawan ko. Si Ranzel ang pupunta sa 3-3. I doubt. Baka yung tropa ni Ranzel. Sino? Si Rodolfo? Hindi, yung isa pang tropa niya. Ay, ano na? 6:30 na. Uy, ano ba? Ba't ka ba ganyan? Ano? Go na. Thank you guys! Malapit na tayo mag 1K. Grabe! Ang solid ilan, yun! Ilan? 9:28 na. Oh, ipa-1K nyo na yan. Let's go guys! Tapos i-share nyo nang i-share yung live. Parang di naaabot. Hintay natin mag 1K. Oo, hintay. Aabot yun? Ipa-1K nyo na guys. Ano pa? Hindi kami mag-end. Nga daw.
O, ano pa? Ba't ba galit ka na naman? Hindi pa dito, 939. Alam mo, lagi mo sinasabing, ano ba bang gusto mong itapit? 1-2 na. Ba't si John hindi pa? Sorry. So, ayun. Sana yung mga nanonood dyan, eh, maraming natutunan. Ayan. Ah, sige, mamaya ako tinignan. Hindi ko makikita. Sana yung mga nanonood at sumubaybay ngayong episode natin, eh, maraming natutunan. Kasi paliwas kami ng paniniwala kami dalawa. Magkaiba kami ng paniniwala. Siya ganito. Siya yung babaeng, alam mo yun, parang naniniwala sa kanya lahat. Ako yung parang, alam mo yun, parang hindi naniniwala sa kanya mga tao. And magkaiba kami ng opinion sa mga bagay-bagay. And sana may natutunan kayo sa aming dalawa kahit magkaiba man kami ng paniniwala. Mm. Pero alam mo ba, sabi nila, opposites attract. Naniniwala ka ba dun? Na pwedeng ma-attract yung, kagaya ng magnet, south and north, pero mas, nag-ano, yun pa yung magkadikit compared sa pareho kayo. Ay, hindi ko alam eh. Ako kasi, hindi ko binabase yung mga ganyan eh. Saan mo ba binabase? Ewan ko, ako kasi yung taong, yun nga, gaya nga na sabi ni Boss Mark kanina, pag nakita mo yung dawan mo, parang mapapaano ko na, ay, siya na yung gusto kong pakasalan. May ganun ba? Para sa akin yun ang, yung ex ko ganun eh. Kaya masakit mo. So paano yun na hindi kayo nagkatuluyan ng ex mo, pero doon mo nasabi, yun sa ex mo? Eh, masakit man, pero alam mo yun, gaya nga na sabi ko kanina, yung mga sakit na ganyan, doon ka mas matututo. Eh, nadala ko naman yung mga dati kong failure na, yun nga, sa relationship namin. Guys, magla-live kami nito. So yun, siguro after, sa next relationship ko, mas better version of me ang paparating. Alam mo, excited din ako makilala yung better version mo. Malapit na, sana. Yung parang yung tipong, alam mong, basta, excited ako makita. Si Levin is very okay. Complete package siya. Pogi, matalino, nasa kanya na lahat. Medyo tamad lang talaga. Pag hindi niya talaga gustong gawin, hindi niya talaga. Aminado ka naman dun, di ba? Na kapag hindi mo gustong gawin, hindi mo gusto. Oo naman. So, magla-live kami after nito. Sa TikTok. Kaya abangan nyo. Please, so sana walang walkout. Sana marami kayong... Hintayin mo ba yung ex mo? Hindi, bali, walang ganun. Ano ko lang yun, lesson learned, mga ganun bagay. Okay. And tinetreasure ko naman yung... Wala akong pinagsisisihan sa mga Pasko. And lahat ng yun, naging lesson learned. Uy, Merry Merry Christmas pala sa ano ha, sa Andal family dyan sa Batangas. Tita, tito, if you're watching, sana nanonood kayo ng show ng anak niyo po. Merry Merry Christmas and advance Happy New Year. Batiin mo naman yung parents ko. Shoutout sa Jensen dyan. Para si Pacquiao lang ano. Shoutout sa kay tita, kay tito, just sa Jensen. Sama ko po anak nyo. Nandun siya sa Team Dorings ha. Ay, nandun ba siya? So yun, sana marami kayong natutunan at abangan nyo ulit ang aming next episode. Exactly. Diba? Next time, ang pag-uusapan naman natin ay... Hindi ko lang sure eh. Kung break up. Ay. Hindi ko lang sure if itutuloyin kasi parang pinag-usapan na guys. Now, every Friday, diba? May show na tayo ng every Friday. Hindi ko alam. Pero hindi ko lang sure if matutuloy kasi iba yung segment producer natin. Pero hopefully guys, kung matuloy man yun, sana samahan nyo pa din kami. Sana next week, mas dumami. Igo-goal namin na mag 2K tayo today before siya umalis kasi uuwi na siya ngayon eh. So as much as possible, padamihin muna natin yung GC natin. Baka uuwi? Ay, kailan ka uuwi bukas? Mamaya. O kaya nga. So patukay muna natin. Kaya ba? Ano, sana next live, 1K na yung viewers natin. Nga, alam mo, kaya yan. Oo, matinamad ka lang kanina. Sana nasa 500 tayo ngayon plus. Hinihila na kita sa kama. Kaya naiyamot ako eh. 30 minutes, 20 minutes. Tapos winockoutan mo. Ikaw ba yung may ganang magalit na ako yung nagtampo sa'yo tapos ikaw yung nagwalkout? Parang nakakapikon ka. Nakakapikon ka din naman. 10 minutes na kitang sinasabihan. Bilisan mo, tara na. Magla-live na kasi. Oh. Sabi ko, 10 ilang ano na lang. Okay na. So yun guys, mamaya na lang, mag-away na lang kami sa live, TikTok. Pumunta kayo sa TikTok guys, thank you so much for bye watching. Bye bye guys, maraming salamat. I hope you guys salamat. Had fun, love you. Kita-kita tayo sa TikTok guys. Share the live, comment pa kayo. I love you. This is Morengs. I am Levin. Eh di ba bye? Happy this New Year. This is... Kokey. Ay di ba? Doreng. Sinetch ite. Inside.
Sinetch Ite. We do the talk. Inside the talk.